ano naman ba ang secondary benefits at iba pang financial benefits na pagtatrabaho dito sa Belgium. Unahin ko na po dyan yung grocery vouchers. Yung grocery vouchers, buot sa sweldo ko ng 3,100, ang grocery vouchers po is 120 euro or equivalent siya to 1,200 euro na pwede mong gastusin yearly on food items, on food products. So, malaking bagay na rin po yung 120 euro per month. After po ng grocery vouchers na yon is yung free hospital insurance. Gaya na nasabi ko kanina, o sakali magkasakit ako, ma-hospital ako, ma-confine, magpa-opera o magpa-consulta sa espesyalista, bayad po siya lahat ng employer ko. Wala po akong kailangan intindihin doon. Bukod sa bayad silang lahat is may sahod pa po ako at hindi ako nawawala ng sahod kahit na magkasakit ako dito sa Belgium. Yun po yung ikinaganda niya. No? Sumunod naman po na secondary benefits is yung kaaral ko ng evening course. Kasi last year, graduate po ako ng specialization course in geriatrics kung saan meron akong incentive yearly na 3,600 euro. Ayun po kasi yung specialization course na pwede mong i-follow dito sa Belgium and mahirap siya kasi nga kailangan ko siya pag-aralan in Dutch. Kailangan kong gawin yung thesis ko rin in Dutch. Pero kinaya naman and yung reward po dun is meron kang incentive and specialize ka pa as nurse in geriatrics. As of the moment, tinanggal na po nila yung incentive sa pagkakaroon ng specialization course dito sa Belgium. Yung pondo na inilalaan nila para sa mga kumuha ng ganong courses is gusto nilang ilaan sa ibang bagay. Pero kami, na graduate na rin naman po dun, is matatanggap pa rin naman namin yun as long na nagtatrabaho kami in the geriatric field. Another benefit naman po is yung 13-month pay na 1,500 euro. Nakukuha ko siya around December. Extra money pa rin po yun kasi nga Pasko. Tapos alam niyo na maraming gastusin. Kailangan bumili ng mga regalo. Kailangan may panghanda. And nakakatulong po yun ng sobra para sa amin. Bukod pa po dun, meron pang vacation money. Yung vacation money naman is nakukuha ng mga May or second week ng May. Yung vacation money, yun yung panggastos para tuwing nasa bakasyon ka. Ang vacation money na nakukuha ko is nasa 2,200 euro naman. Speaking of vacation money, alam niyo po ba meron din dito sa pinagtatrabuhan ko ngayon, meron din akong 24 days paid vacation. Ang 24 days paid vacation na yun, hindi pa po kasama doon yung weekends and holiday. So kung magaling ka magplano, yung 24 days na yun, pwede mo siyang gawing doblehin. Pwede siyang umabot ng 50 kasi kung isasama mo yung weekends and holidays, ay hindi siya counted. So mas marami yung mga free days mo. And bukod sa 24 days paid vacation, meron pa pong 20 days na unpaid vacation. Yung mga unpaid vacation mo naman, gusto mo siyang ilaan sa mga bagay na emergency lang kasi nga hindi siya basta-basta nabibigay sa'yo ng boss mo. Kailangan i-motivate mo muna kung bakit mo kailangan yung mga unpaid vacations na yun. Pero pag na-motivate mo siya, pag nasabi mo na talagang kailangan mong umabsent at nasabi mo na kailangan mo yun kasi nga may emergency nangyari sa family mo or kung saan mang bagay sa buhay mo, is pagbibigyan ka naman po nila. Yun na nga lang unpaid yun. Pero at least, di ba, nasa vacation ka pa din. Sa pang benefit dyan, alam kong pinakamaganda para sa akin as a nurse ngayon is yung evening courses na pwede kong i-follow at yung mga cost niyan is shoulder ng employer ko. Kapag napatunayan ko, na-motivate ko sa kanila na kailangan ko mag-follow ng course around dementia or ng course around sa cancer or palliative care, lahat ng gagastusin ko doon is babayaran po nila sa akin as long na maapasa ako doon sa course po na yun. So yun yung kinaganda niya kasi it adds motivation and inspiration sa akin na hindi lang magtrabaho na maayos kundi mag-aral din ng maayos. And nag-grow din po ako as a nurse by following those different health-related courses. Another benefits naman is yung 10% discounts. Alam niyo po ba, centralized po kasi ang pwesto ng Belgium in Europe. Ibig sabihin, sa norte, andun yung Germany, andun yung Holland, nasa bandang iba pa naman yung France, Luxembourg, and even London. So sakaling man meron akong ilang free days, pwede akong pumunta ng Holland, pwede akong pumunta ng London, pwede akong pumunta ng Paris. Ang kinaganda pa po nun, kapag nagpabook ako ng hotel, meron akong discounts through my employer. Meron akong 10% discount or 15% discount as long na within Europe lang po siya. Kung gusto ko naman mag-shopping,
gusto kong bumili sa Adidas, for example, meron naman akong 15% discount. Kapag sa ibang stores naman, umaabot siya ng 20% discount sometimes. May gusto akong gadget na bilhin sa isang electronic shops, meron din naman po akong 10 o 15% discounts. Ilan lang po yan sa mga benefits na nakukuha ko dito bilang nurse sa Belgium. And aside from that, is that free ka rin po ng public transportation. So within Antwerp, sa region saan ako nagtatrabaho, free po ako mag-take ng bus and ng trams. Yung train lang yung kailangan kong bayaran. Pero most of the time, bus and trams, okay na po ako doon. And kapag hindi ka naman po kasi free, ang babayaran mo is umaabot ng 250 euro per year. So by working, and added benefits na po yun para sa'yo. So ayun po yung sahod ko, and ayun din yung secondary benefits na nakuha ko dito as a nurse sa Belgium. Mahirap magtrabaho bilang nurse dito. Ibig mong sabihin doon is that laki ng adjustment na kailangan mong gawin when it comes to culture. Kailangan mong matutunan yung mga lingwahe na sinasalita nila dito sa Belgium po, kasi tatlo ang lingwahe. Meron kang Dutch, meron kang French, at meron ka ring German. Nagkataon na nandito ako sa region ng Belgium kung saan Dutch ang salita. So Dutch po ang pinag-aralan ko, marunong akong mag-Dutch pero kaunti lamang. And aside from that, tinatry ko rin mag-aral ng French, kasi nga sometimes may mga patient din ako na French ang salita nila at hindi po sila nakakaintindi, or mahina po yung pag-iintindi nila ng English. Bukod pa po doon, nasa ibang bansa ka and malayo ka sa mga kaibigan mo, malayo ka sa pamilya mo, malayo ka rin sa minamahal mo sa buhay. Isa po yun sa dapat mong isipin. Malaki nga yung sahod mo, pero at the same time, homesick ka naman. May mga bagay sa Pilipinas na hindi mo nakikita dito, kagaya ng pagkain, kagaya ng mga paggagala kasama ng mga kaibigan mo, kagaya ng ambience sa Pilipinas. Dito po kasi masyadong tahimik. Po yun na example, ang mga shops dito sa Belgium, close na po sila ng 6 p.m. Sa Pilipinas, umaabot pa yan ng 10 p.m. Dito sa Belgium, kapag Saturday and Sunday, sarado po halos lahat. And sa Pilipinas, alam na natin, Saturday and Sunday, napaka big deal niyan, open halos lahat. Dito mismo, saan ako naatira, kapag winter, napakadilim na, halos kaunti lang yung tinatawag natin na buhay dito, no? Ayun lang yung masasabi ko sa sarili ko, and personal opinion ko to, na disadvantages by living here sa Belgium. Ako po kasi yung tao na after work, gusto kong kumala, gusto kong pumunta kung saan-saan, gusto kong maglibot, pero ang kaunti ng choices, kasi nga natatapos ako ng trabaho mga alas 4, within 2 hours, sarado na lahat ng shops, sarado na halos lahat ng stores na pwede mong puntahan. Yun yung negatives lang nung pagtatrabaho dito sa Belgium. So ayun na po, no? Hopefully nabigyan ko kayo ng information regarding sa benefits and salary na pagtatrabaho dito sa Belgium, as well as disadvantages or mga negatives ng pagtatrabaho dito. I would love to hear your reactions, your comments, ano po masasabi ninyo, ano yung nasa isip ninyo. And kung sakali may questions man kayo, sasagutin ko siya sa comment section later on. Pakisulat na lang po sila sa baba. And pakishare nitong video na to sa mga kakilala ninyo na gusto magtrabaho sa Europe or gusto magtrabaho dito sa Belgium. Pakishare itong video na to sa mga kakilala nyong Filipino nurses na nandito na sa Belgium na gusto magkaroon ng idea magkano ba ang sahod ng isang nurse dito, at ano-ano ba ang mga challenge na kailangan harapin ng mga nurses, mga Filipino nurses dito sa Belgium. Hopefully natulungan ko po kayo. Maraming salamat sa panonood. And kung first time nyo lang po dito sa channel ko, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe. I-like itong video. Eventually, i-share nyo na rin po siya sa mga kakilala ninyo. And maraming salamat sa inyo. And God bless sa inyo, mga kabayan. 2,600, bawasan natin ng 25%, mga 700 mahigit, sabihin natin meron na lang tayong 1,900. Every month po kasi naglalaan ako ng porsyento para ipambayad sa pension ko, 100 euro po yun. Pangalawa, meron din akong 100 euro again na binabawas para naman sa home invest plan, 1,700 na lang. Doon sa 1,700, babawasan po natin ng 200 yun para maging 1,500 na lang. Yung 200, ipambabayad ko sa gasolina ko every month. Twice po ako nagpapagasolina, around 80 euro. Tapos yung the rest po nun, ipambabayad ko pa din sa kotse ko kasi hindi pa po siya tapos
kong bayaran. 1,500 bawasan pa ulit natin ng 1,300 na lang matitira. Dun sa 200 na yun yung pinababayad ko sa mga subscriptions dito sa bahay. Yung 1,300 bawasan po natin siya ng 30 to 35% kasi po yung binibigay ko na pera kay mama para po dito sa bahay. Natitira, most of the time, nasa 800 to 900 euro, yun na po yung akin. 50% doon dinidiretso ko sa savings account ko. Yung the rest, iniiwan ko lang sa bank account ko. Yun yung ginagastos ko paminsan-minsan kung may kailangan akong bilhin, kung may kailangan man akong bayaran. And doon sa 450 naman, minsan lang papadala pa po ako doon sa pinsan ko sa Pilipinas. Yung matira, ayun na talaga yung sa akin. Ayun.